kinain nyo? Chicken. Chicken na naman? Saka pizza? Welcome to day 3 of my family Cebu trip. If you haven't seen day 1 and 2, I'll link them above. Sobrang light lang ng araw na to, guys. So after nilang mag-lunch sa Shakey's, where we picked them up, mag-store lang kami sa SM Seaside. So yun lang yung itinerary namin today. Simpleng bonding lang today, and we'll see what activities we can do inside the mall. So let's go. Let's visit SM Seaside. It's a Monday today, and yesterday sobrang productive dong trip namin. Nakapag city tour, nakapag simba. So today gusto lang namin ng simpleng chill at bonding. So that's why nag-decide kami na sa SM Seaside kami maglibot. Ayoko din kasi nang na-stress sa mga travels, like yung sobrang limited yung time na parang may hinahabol. So ngayon kalma lang, chill lang tayo, and then we'll see. And besides, 1 week naman sila dito. At the same time, hindi pa nila nakita tong mall na to when they first visited back in 2013. So, first time nila makikita to. Well, at least for my sister-in-law and for the twins. My brother and Kuya Dranreb were here last 2020 before the pandemic lockdown. Dito nag-celebrate that time si Kuya Dranreb ng 10th birthday niya. So, 2 years after, he's back in Cebu to celebrate his 12th birthday. Doon kami magse-celebrate ng birthday niya sa Bantayan Island in a few days. So watch out for my upcoming videos. Dito kami dumiretso sa Sky Park kasi may playground dito, and for sure may enjoy ito ng dalawang twins. So, eto na yung playground, guys. Sobrang nagustuhan talaga nung kambal yung padulasan. Paulit-ulit silang nag-slide dyan. Pag-upo mo, sandal ka para mag-slide ka na mabilis. Wag ganyan. Playground? Yeah. Yes? Yes? Yeah, no. Padalas pa kayo dyan? Sige, balik tayo mamaya. Then, after maglaro nung dalawa, naghanap kami ng massage. Meron dito mga vendo massage. So, ayan, pamasahin muna kami.
Ikaw, Trev, hindi ka magpamasahe? Ayan, sobrang nakaka-relax ng massage. Maraming ganito sa SM Seaside. Makikita nyo lang sila sa labas ng mga stalls. They usually charge 50 pesos for 15 minutes. So, tal 15 minutes lang kami kasi saktong-sakto na yun. After massage, nabili kami ng mga shorts na gagamitin sa beach dito sa my department store. Ano naman itong virtual world dito sa SM Seaside? Patry natin ito sa mga bata. Virtual reality siya na game. They charge 150 pesos per game. And one game usually lasts from 10 to 15 minutes, depende sa game. Sino to? Si Dean or si Dylan? Dean. Hello Dylan, ready ka na? Parang nakakatakot to. Okay, papasok ka dito to kill the zombies, I guess. Ayun o. Gadaan rep naman. Siyempre, hindi rin kami nagpahuli. Trinay namin yung horror tsaka tong virtual roller coaster. Sobrang fun and enjoy naman siya. After ng virtual world, dumiretso na kami sa food court to have dinner kasi pa-close na rin yung mall. Pero biglang nag-request yung kambal kasi nakita nila yung mga tao gumagamit ng cart. So nag-renting kami ng cart. Nag-renting kami ng 1 hour for 150 pesos. So pwede mo siyang ipanglibot sa SM Seaside and it's a kasi elevator. So ayun, enjoy na enjoy sila. If you're not yet subscribed to my channel, please click subscribe. Hit the notification bell so you can get updates on my new videos. And thank you again for watching, guys. Sobrang appreciate ko yung support niyo. Thank you. This concludes day 3 of my family's Cebu trip. I'll see you tomorrow for day 4. Bye for now and stay safe always. See ya!